Hindi, kamay ko lang. Good morning! Ayun, so worship service is about to start na po. So, inaanyayahan po lahat na i-occupy po yung seats sa harapan. Good morning. Good morning po, ayun. So, are you blessed? Amen. God is good all the time. God is good. Ayun, sabi nga po, diba, doon sa nabasa ko sa 1 Corinthians 15:58. Parang sinabi doon na, always be strong and excel in the work of the Lord. Because we know this will not be in vain. Amen po ba? So, tuloy-tuloy lang po tayo. So, for today's worship service po, October 12, 2018, Maraming salamat po sa... Maraming salamat po sa mga buhay ng mga sumusunod na nagamitin po today. Si our preacher, si Pastor Dennis Cantos. Closing prayer and benediction, si Pastor Riga. Worship leader, si Brother Emil Pascual. Scripture reader, si Sister Fiona. For ushering, ating Grace Angels Ministry. Tithes and offerings, si Tita Wayne Gonzalez. Praise and Worship, United Praise Ministry, and ang ating MC, ang behalf of Sis Cridel, mangyayon yung God, Hazel Castillo po. Ayun, so birthday celebrant October, me, myself, and I, October 1. Next po si Sister Wei, October 6. Brother Eric, October 9. Sis Analiza, October 18. Pastor Dennis, October 24. Sis Hazel, October 29, and last is si Tita Arcelle, October 30. Ayan po, so every after worship service, meron po tayong men's ministry, women's ministry, and singles ministry. For today po, after lunch fellowship, meron po tayong prayers ministry. And then, upcoming events po natin is October 9, and today. And November 9 po, for Young Professional Camp 2. November 16, ang JCM Dubai Sports Fest, and December 21, Christmas Party. Ayun, so, ina-encourage po ang lahat na i-silent po yung mobile phone or i-turn off po natin para po hindi po tayo makabala sa ating worship service. Ayun, inaanyahan ko na po si Brother Anil. Silent daw yung mobile phone. Good morning. Good morning po. Good morning. Yan. Masaya po ba tayo ngayong umaga? Amen. Amen. Masaya po ba na relax ka? Yan. Check. Pakitingin nga po ang ating kaluwatkan kung masaya nga po talaga. Yan. Mga po ba blessed? Mga po ba blessed, mga kapatid? Amen. Blessed na blessed dapat po tayo. Hindi po dahil na nandito tayo, hindi lang po dahil sa kalakasan, sa hangin, kundi alam natin na si Lord nandiyan para sa atin. Amen po ba? Si Lord po ba yung may kailangan sa atin o tayo po yung may kailangan sa Kanya? Amen. So, ngayon nandito po tayo. Tinitingnan ko lang po yung mga mukha niyo, friends. Dito lang po ako tumitingin kasi sa side na to, mga huwag yung pastor, kaya dito lang po. Ayan po,
sa mga araw nito, gusto ko lang po din magpasalamat kay Lord sa ayan, sa blessings na nandito ko ulit. Hindi niyo lang po alam yung feeling na nandito sa harapan. Kasi mas nakaka-bless po. Mas nakaka-bless yung nandito sa harapan na ginagamit ni Lord. Kesa nung time na nandiyan po nakaupo. Yan, feeling blessed po talaga. Sobra. Sa mga kaso nito, inayaan ko pong lahat po ay tumayo. Kaya po natin yung Banal Espiritu ay i-welcome sa ating mga puso sa mga oras na ito. Tayo po yung lahat ay manalangin. Ama namin Diyos, banda kila sa lahat. Kayo po yung magpapasalamat muli, O Diyos, na iaya, O Diyos, na sa mga oras na ito, O God, kayo po ay dito sa dakong ito, O Lord, dahil kayo po ay dinala po hindi dahil, Lord, sa aming sariling kalakasan, kundi dahil, Lord, sa aksidente, O Lord, na napunta po kami dito, Lord, kundi niloob mo, O God. Kayo po ay magpapasalamat, Lord, sa mga kapatid mo, O Diyos, sa patuloy na ginagamit mo sa mga buhay. Dahil hindi namin, Lord, kaya mag-isa, Lord, may ginagamit mo sa bawat isa namin upang kami pagkakas, Lord. Lord, ginagalain po namin ang service nito, Lord. Katatumpayan, Lord, sa araw nito. Lord, ngayon pa lang, Lord, katumpay ka na, Lord, sa mga buhay namin sapagkat, Lord, nandito na po kami. Maraming salamat, Lord. Wala na po ang meaning, Lord, sa mga oras nito, kundi ang iyong pagsama sa bawat oras na kami, Lord, ay narito. Maraming salamat po, Lord, sa pangalan na ang Panginoon sa Diyos ko. Amen. 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 Are we blessed? Yes. Patingin nga po ng mga ngiti niyo. Yan, yung mga ngiti para po yan sa ating Panginoon Diyos, Hallelujah Jesus. Sige po, pwede po ba natin purihan ang ating Panginoon, Hallelujah Jesus? Forever, hallelujah, Jesus. Amen.
Thank you.
ang maibibigay mo, hindi ito lang ang Panginoon ng Jesus. Yung punto namin, Panginoon, na magpuri, Lord God, and Jesus, at worship sa iyo, Panginoon. Worship the Lord. Everybody worship the Lord.
Bisa pa pala pakabulatan na ng Panginoon? Diyona, para po sa ating scripture reading. Hey! Alam pa naman natin ang blanco. Mga mo, ano? Bawa yung mic mo. Ngayon, yung mic. Bawa na. Diba pa, isa. Good morning, everybody. Our scripture reading for today is from the book of Psalm. Chapter 72, verse 1 to 11. Verse 1. Endow the king with your justice, O God, the royal son with your righteousness. Verse 2. Verse 3. Bring the mountains, bring prosperity to the people, the hills, the fruit of righteousness. Verse 4. Verse 5. May he endure as long as the sun, as long as the moon, to all generations. Verse 6. May he will not bring falling on you, and our father endure. Verse 7. In his days may the righteous flourish, and prosperity abound till the moon is no more. Verse 8. May he rule from the sea to sea, and from the river to the end. May the desert tribes bow before him, and his enemies lick the dust. Verse 10. May the king of Tarshish and of his best shores bring the great gift to him. May the kings of Sheba and Sheba accept his enemies. Verse 11. All together. May all kings bow down to him, and all nations serve him. Ay, ba tayo ba yung mga kapuna? Ayan po. Ihanda po natin ang ating kaloob para po sa ating tithes and offering. Napapangunahan po. Hindi tayo. Naniniwala po ba tayo na whatever we have right now is from the Lord, coming from God? Yes! So, inaanyayahan po kayo na kayo naman po ang magpasalamat sa Panginoon through our tithes and offerings. Balik po natin sa Kanya yung nalalaban sa Kanya. At meron naman po siyang promise sa atin na kung tayo magkakaloob sa Kanya, ibabalik niya sa atin dahil pa dun sa mga kailangan natin. So, Thank you.
Good morning, everyone. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. Amen. New place, new environment, but the same God. Amen. Amen. Palakpakan muna natin ang Panginoon. New place, new environment, new hotels, but the same God. Hallelujah. Praise God. So, mga kapatid, katulad po ng sinabi ko kanina sa aking devotion na i-enjoy po natin ang bawat oras na tayo po ay magkakasama. Yung katabi mo ngayon, maaaring bukas, di mo na kasama. So, enjoy po natin sila, na makasama po natin sila. At yung presence po ng Diyos sa araw-araw, sa pagpunta po natin sa gawain ng Diyos, i-enjoy po natin. Dahil tayo po ay inihahanda lamang ng Diyos para sa mga susunod na mga panahon ay makarating tayo sa lubos ng lubos na sa presensya ng ating Panginoon. Alam ko, hindi na ako required na mag-English ngayon. Dahil wala tayong attending na African Waters. Pero ganun pa man, yung aking po slides ay naka-PowerPoint sa English version. Pero dahil sa aking paghahanda sa mga African Waters. So, tayo po ba ay handang-handa na makinig po ng salita ng ating Panginoon Jesus? Amen. Amen. Ang isi-share ko po sa inyo is very talamak na po ito. Talamak na siya, lagi naririnig. But somehow, kahit naririnig na itong message na ito, ay na-amaze yung iba. Bakit ganun? Bakit ganun ang naging resulta? But let us pray first. I need to pray po kayo ng ayon po ayon po kayo.
at tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapagyarihin sa lahat, salamat po sa pagkakataon na kami ay nandito para makinig ng iyong salita at makapag-aral, Panginoon, makapag-muni-muni. Ma-evaluate namin, Panginoon, ang aming mga sarili. At higit sa lahat, Panginoon, ay siyasatin mo ang aming mga buhay. Maging karapat-dapat kami sa iyong harapan, Panginoon. At ang mga salatang ito, Panginoon, ay maging kalakasan ng iyong mga anak, Panginoon. Salamat po sa iyo. Salamat. Salamat po sa paglilinis mo sa iyong mga anak, sa kamatayan mo doon sa krus, at sa iyong muling pagkabuhay, Panginoon, na sa pumagitan ng iyong mga lakay, Panginoon, kami ay nagsigaling Ama. At kami ay pinatawad sa aming mga kasalanan, Panginoon. At ang sino mang nananampalataya at nagsisisampalataya, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ay magkakaroon ng kaligtasan, Ama. Ito ay ang iyong pangako, Panginoon Jesus. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat, sa pangalan ng Jesus. Ito pong aming dalangin. Everybody says, Amen. Amen. I-welcome po natin ang Banal na Espiritu Santo, ang siyang mangusap sa buhay ng bawat isang nandito. Hallelujah. Ang kamagatpo ng ating pag-aalala sa umagang ito ay, Have you counted the cost? Meron po dito engineers, meron po dito mga nagpapagawa ng bahay, meron po dito mga architect. Bago po sila gumawa ng isang bagay, ng isang project, have you counted the cost? Ginagawa mo nila, na-estimate mo na nila yung mga bagay-bagay, tapos tsaka nila pasisimulan yung kanilang project, yung kanilang gagawin. Have you counted the cost? Let's say mag-enroll ka. Have you counted the cost? Pipili ka ng isang kurso o magta-transfer ka ng from one course to another. Ano tawag doon? Mag-ship ka ng course. Have you counted the cost? Yung mga nagastos mo, mababaliwala. Siguro meron ka mga makikredit na ibang mga subject. Have you counted the cost? From Philippines to Dubai, meron kailangan natin mag-visit visa dahil kailangan natin pagdating natin sa Dubai, walang trabaho, kailangan magbayad ng bahay, ng pagkain mo, wala kang pag-ibang pagkukuhanan. Have you counted the cost? Everything should be counted. The cost. Amen. 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 Mahal, hindi ka nagka-counted ng cost, pero yung nanay mo at tatay mo nagka-counted ng cost. Sigurado yun. Nag-iisip sila, nag-iisip kami kung saan namin kukunin yung ipapakain bukas. O kaya, naranasan ko to, nung one time naging bisita ako doon sa aking kaibigan, alam ko, they counted the cost. Siyempre, every now and then, may mga bisita po tayo, alam po natin, kaya ko kayang i-provide. Kaya ko kayang, but the Lord provide, yes. But every now and then, we counted the cost. Magpapakasal ka, nakita ko si Sai. Magpapakasal ka si Iyan at Sai. I know they counted the cost of the cost, yung cost ng marriage. Yung pera, babagitin. Pero hindi lamang po yun. Have you counted the cost of being together? Have you counted the cost of being with one another? Let's say, may mag-aasawa na kayo o mag-i-design na kayo magkakasal. Meron kang bagong amo. Have you counted the cost pag pakikisamahan mo yung amo mo within 2 years time. Tapos, punta namin dito sa, anong pangalan ng hotel na to? Summit Hotel, we counted the cost. Amen? Me, Pastor Edmer, Pastor Ray, Pastor Ronnie, Sister Tess, Sister Cheryl, and everyone who's part of the finance team, we counted the cost. And you counted the cost. Siguro sasabihin ng iba, kaya pala ang title ng message si Pastor, I have you counted the cost. Very related pala. Have you counted the cost of having eternal life? Mm-hmm. Yung pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Alam mo, natitiyak mo ba na meron kang buhay na walang hanggan? Amen. Are you sure? Are you very much sure na meron kang buhay na walang hanggan? Amen. Have you counted the cost? Amen. Amen. Praise God. Following Christ. Have you counted the cost of following Christ? Yes. Basta na lang, taas pa sa Edna, taas pa sa Edna, taas pa sa Edna lang. Counted the cost. Why? Kapag sinunod po natin, kapag sumunod po tayo sa ating Panginoong Jesus, mayroong mga bagay-bagay na itidinay po tayo. May mga bagay-bagay na kakalimutan ka.
At minsan, hindi lang lang ikaw ang kakalimot. Kakalimutan ka. Alam mo yun? Bakit? May mga bagay na kakalimutan ka, pero meron ka mga iba na kakalimutan ka talaga. Babaliwalayin ka for following the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Kapag nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan, when you decided to magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, and when you decided to follow the Lord Jesus Christ, meron kang itideny, meron kang tatalikuran, meron kang kakalimutan, meron kang bagay na iwawaglit sa buhay mo. Evaluate po natin ang ating mga sarili. Mamo ba? Being His disciple, number 3. Wala pa tayo sa cellphone? Binigay ko na po yung outline. Have you counted the cost of having eternal life? Have you counted the cost of following Christ? Meron much cheaper. Kanina, papalo ka lang. Papalo ka lang. But this time, have you counted the cost of being His disciple? It's a different thing. Following and being a disciple is a different thing. Siguro, kung sa pananaw natin, sa parameters na meron tayo, yung following believers ka, natin ka ng ganito. But being a disciple is a different thing. Malaking pagkakaiba. May ginagawa ka. Meron nga tayong in-appoint ng mga deacon, right? May mga junior deacons, may mga senior deacons. Parang sa mga susunod anniversaries natin, meron tayong mga gagawin. Si Brother Ron at saka si Brother Norman yata wala ngayon. Amen. Praise ka. Nasabas yun. Pero ganun pa man, being His disciple must be counted the cost. Kapag ikaw ay naging disipulo, kapag ikaw ay design na magpa-disipulo sa harapan ng Diyos, sa Panginoong Jesus, kailangan mong asuriin, bilangin ang cost. Ang matagal ng cost. Halaga, gastos. Ang halaga, ang gastos. Hallelujah, Jesus. Look at this. This camel, nag-decide siya na pumasok doon sa karayom. English? Karayom. Or hidden. Nag-decide siya na pumasok doon sa loob ng needle. So, inunan niya yung siguro, maaaring inunan niya yung ulo niya, tapos sinunod niya yung paa niya. Sabi niya siguro, sabi niya, kaya kong pumasok doon sa loob ng lumampas doon sa needle na yon. Kayo kaya? Kayo ang papasok doon sa needle, kaya niyo? Ha? Wala na yata. Pero yung camel, mas malaki sa atin, kahit sinubukan niya. Okay? This is the text, this is the message that I am going to share with all of you. Yung isang mayaman na lumapit sa ating Panginoong Jesus and nag-aas siya, nagtatanong siya, paano ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Okay, siguro binigay ko na yung kabuuan ng mensahe. Okay? Matthew chapter 19, verse 16 to 30. Who among us with... Sino sa atin yung may mga dalang Biblia? Ayan, magtatanong na naman po tayo. Tapos po natin yung ating mga Biblia. May Bible po. Ayan, mga Bible po. May, alam niyo po dito sa GICM Dubai, ay uso na po ang magdadala ng Bible. Amen! Uso na po. Kaya kung kayo na lamang po ang hindi nagdadala ng Bible, magdala po kayo at may iwan po kayo sa uso. Hindi kayo nakausuhan. Passion na, kumbaga, all passion na. Pero ngayon, yan ang passion namin, mga GICM Dubai. Nagdadala kami ng Biblia. Amen. Praise God! Yung mga nasa likod dyan, naaabot ba kayo ng pampalakas tiling? Amen. Here, Matthew chapter 19, 16 to 30, English Standard Version. But before that, if to be once, kailangan po natin panoorin muna yung maiksing video. Alam niyo po, Nasa si Bakoy? Test, nasa si Bakoy? Wala na, test po, may video po tayo. Okay, let's watch the video.
Dapat may tugtog. Alam niyo po, habang ako po ay nag-evaluate, tagahanap po ako, paano po ba? Ihanda po natin ang sarili sa panonood ng video ito. Para po mga, ano lamang yan, mga video pambata. The Rich Young Ruler. Okay, let's proceed. The kids, the young ruler. Okay. Sige. Skip na natin kung wala. Excited na sila. Excited na ba kayo? Amen. Ako rin, excited din eh. Thank you.
Man, and everything he wanted, he got. Thing was impossible for him. If he wanted a nice meal, he got it. Nothing was impossible for him. If he wanted nice clothes, he got them. Nothing was impossible for him. If he wanted a rest, he got it. Nothing was impossible for him. Everything he wanted, he got. Money gave him everything. He was very, very rich and a nice guy as well. He loved and respected his mom and dad. He loved and took care of his wife. He was a really, really nice guy. But there was one thing he didn't have. One thing he wanted. The rich young man wanted heaven. He wanted to live forever with God. So he went to see Jesus. The rich young man wanted heaven. He wanted to live forever with God. So he went to see Jesus. The rich young man asked Jesus, "Good teacher, what must I do to go to heaven?" Jesus looked at him and said, "You called me good. Only God is good. Remember God's commandments. Love your wife. Do not murder. Do not steal. Do not lie. Honor your father and mother." The rich man smiled. "Yes, I have kept them all." Then Jesus said, "There's one thing left to do. Sell everything you earn and give it all away. Then you'll have treasure in heaven. Then come, follow me." The rich man was shocked. Sell everything? Give away all his money? It was too hard. It was impossible. The rich man turned and walked away. He walked away from Jesus. It was impossible. Jesus turned to his disciples and said, "How hard it is for rich people to enter heaven. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter heaven." The disciples looked at each other and said, "So who can be saved?" Jesus replied, "What is impossible for man is possible with God." Yun pala yung inintay po natin. Hallelujah. What is impossible for man is possible for God. Amen. Hallelujah. Let's proceed po. Verse 16 and behold, a man came up to him saying, "Teacher, what good deed must I do to have eternal life? Look at me." Yung lalaki pong ito ay hindi naghahangad po ng kagalingan, hindi po siya naghahangad ng trabaho, hindi po siya naghahangad ng mapapangasawa, hindi po siya naghahangad ng kung anuman sa bagay na ito, sa mundong ito. Ang hinahangad niya po, eternal life. Verse 17, and he said to him, "Why do you ask me about what is good?" Jesus answered, sabi niya, bakit mo tinatanong sa akin kung ano ang bagay na mabuti? "There is only one who is good. If you would enter life, give the commandments." Parang, Kuya Derrick, parang ang sagot ni Jesus dun sa eternal life ay commandments. Okay? Mamaya po, malalaman po natin bakit po yung sinabi ng aking Panginoon Jesus. And you will also notice, "Why do you ask me about what is good? There is only one who is good." What is good and who is good? Malaki po ang pagkakaiba ng what is good and who is good. What is good? Yung anong bagay, anumang bagay na mabuti. At meron lamang isang bagay, meron lamang kung sino lang ang mabuti, siya lang ang mabuti. Siya, tinuturo niya, yung Diyos Ama, siya lamang ang mabuti. Verse 18, and he said to him, which ones among the commandments? And Jesus said, "You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness,
At lahat ng ito, verse 19, honor your father and mother and you shall love your neighbor as yourself. Okay? Sabi niya, mayroong two parts ng commandments. Yung one part, yung para sa Diyos, how you treat the Lord, how you treat God, yung honor your God above all, love your God above all. Yung Sabbath, okay? Thou shalt not have other God aside from me. Yun yung mga, yung isang tumutukoy patungkol sa Diyos. At the other part naman ay tumutukoy patungkol sa pakikisama natin sa mga tao. Okay? Yun po ang sinabi ng ating Panginoon Jesus. Sabi doon sa history na napanood po natin kanina, natuwa siya, napangiti yung mayamang lalaki. Bakit? Yung mga commandment na sinabi ng ating Panginoon Jesus ay nagagawa niya. Very proud siya na nagagawa niya ito. Okay? Sabi ng 20, the young man said to him, all this I have kept. What do I still lack? Ano pa ang kulang? Naghahanap siya. Ano pa ba ang kulang? Para makuha ko, matanggap ko, magkaroon ako ng buhay na walang hanggan. Ano pa ang kulang? Nasunod ko na ang mga bagay na ito. Sabi niya, 21, Jesus said to him, if you would be perfect, kung talagang ikaw ay perfect, kung ikaw ay talagang gusto mong maging perfect, go, sell what you possess and give to the poor and you will have treasure in heaven. And come, follow me. Parang eh, go and sell what you possess and give to the poor. Merong iniuutos ang Diyos para makasunod ka, para maging isa sa required niya sa lalaking ito, sa mayamang ito, ay ang siya ay humayo at ibenta, ibenta nga ba? Ipagbili ang kanyang mga ari-arian at yung mga namagilan ay ibahagi, pamahagi sa mga nangangailangan and you will have treasure in heaven and then come and follow me. 22. When the young man heard this, he went away sorrowful for he had great possession. Napakayaman po nitong nung lalaking ito, sabi po ng salita ng Diyos. Okay? At lumayo siya, umalikod siya sa ating Panginoon Jesus nang mayroong malungkot na kalooban. Mayroong malungkot. Ay, yung mayayaman po pala. May nalulungkot din. Amen. So, yung mga mayayaman po ba, nalulungkot din po pala. Nalulungkot kami, ha? Nalulungkot din. Praise God. Hallelujah. When the young man heard this, he went away sorrowful, but for he had great possession. 23. Meron po ako nakita na meron po akong nakita nga tao dito, picture. Gustong-gusto ko po ito, yung sorrowful ng lalaki na papalayo po siya doon sa picture ng image lamang po ito. Ha? Image lamang po ito na, pero it doesn't mean ang Panginoon Jesus po yung nasa picture, but for presentation purpose only. Papalayo po siya at yung papalayo po siya doon sa ating Panginoon Jesus. Okay? So very sorrowful. The young man has the following. Look at this. Look at me. Meron pong mga yung young man yung young man na ito has the following. Number one, strength of his youth. Bata pa po siya. Sino po dito yung mga bata pa? Ayan. Mga bata pa. Bata. Si Pastor na pataas ang kamay. Praise God. Bata pa po siya. Amen. 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 Praise God. Meron po siyang lakas ng kanyang kabataan. Meron po ba? Young of his youth. Strength of his youth. Okay. Meron pa. Wealth of great. Meron siyo po rin may wealth. Wealth. Sa lahi. Tapos po. Meron dito po sa lupa. Meron tayong wealth. Parang kanina madami nagtaya na kamay. Wealth. Wait. Authority and power, because this young man is a ruler. Okay, hindi po yung ruler, ha? Hindi po yun. Hindi po yung ibig sabihin. Authority and power. Bakit po? Nag-rule siya doon sa lugar niya. Sa isang place. Sa Jerusalem. Okay, number four. He's a nobleman. Siya po ay nobleman. Yung
kagalang-galang, inirerespeto siya. Doon sa lugar na yun, nakita niyo yung kwento ng bata kanina? Yung tatay niya na talagang yung buong community, nirerespeto siya. Okay, siya nobleman. Hindi ka magiging nobleman kung wala kang education. Di po ba? Hindi mo kayang maging ruler kung wala kang education. Sino po rito yung nobleman? Yung kagalang-galang. Talaga makapagtaas ng kamay. Pero so, si Paolo na lang. Gagalangin. Okay. Education. Hindi ka magiging nobleman kung wala kang education. Kumbaga, full package na po ito. Yung kanyang asawa, kung matuwa kapag masaya siya, kapag kasama niya yung asawa niya, yung rich man, bakit po nirerespeto niya yung kanyang asawang babae, yung kanyang tatay at nanay, ginagalaw niya, sabi po sa kwento ng bata, sabi po ng Biblia. Okay? Napakaganda po kung halimbawa, itong taong ito. Pero ang sabi niya, anong kailangan kong gawin para matanggap po ang buhay na walang hanggan? Hallelujah, let's continue. And Jesus said to his disciples, truly I say to you, only with difficulty will a rich person enter the kingdom of heaven. 24. Again, I tell you, it is easier for a camel. Ayun pala, pastor. Kaya pala meron kang picture ng camel na pumapasok doon sa lindel. Again, I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom. Mas mabuti pa, mas madali pa na pumasok ang isang kabelyo sa butas ng karayom kaysa ang isang mayaman ay makapasok sa kahanapan. Siya po ang may sabi. Sino po rito ang mayaman? Again? Amen! Tingnan niyo po, kanina, leeg lamang ang nakapasok. Ngayon, halos makakalampas na po siya doon sa Lidl. Eh, pastor, kapag yun kalaki ang Lidl, kahit dalawa kami din yung misis, kasya kami sa. Amen? Kasya! Hallelujah. Sa Jerusalem. Ayan. Parang inaantay mo yan eh. Ano diyo? Sa Jerusalem, meron po talagang Lidl eye. Doon po pumapasok yung mga hayop po, yung camel, yung mga camel, diyan po sa talaga sila napasok. So, ni-research ko po yan. Meron pala talagang needle eye na pinto doon sa Jerusalem. Sa lugar ng Jerusalem. Hindi po yung literal na needle na pantahin ng karayom, eh doon tayo papasok. Hindi po yon. Ah, sorry, pantahin ng... Sorry, yung karayom na pala yung needle. Oo nga po. So, hindi po yung literal na yon. Meron talagang bagay sa pintuan, mga pintuan sa Jerusalem, na needle door, passageway. Tama po. Okay, next picture. Four picture yata, pastor. Kanina, ito. Ito yung isang sample ng needle passageway. Yung camel, iniipit niya yung kanyang mga paa para makapasok unti-unti na ano po, nabibisualize niyo po. Para makapasok siya, hindi ako ang ito. Sabi nila. Nakikita niyo po ba? Unti-unti siyang pumapasok, unti-unti yung mahapang, maliliit na hapang, papasok doon sa passageway na yun. Dahan-dahan. Kaya sabi ng ating Panginoon. Wait lang ha. Narrow is the gate to the kingdom of God. But wide is the gate. Sabi po, yung malapad yung daan papunta sa kabahamakan. Pero makipot yung daan papunta sa kaharian. Talagahan po natin ang Panginoon. Ngayon, kung nice pala natin na maging followers of Christ, meron po tayong makipot na daan na dadaanan. Alam ko, napitiya ko, meron ka ng buhay na walang hanggan. But being a followers of Christ, meron kang kailan. Hindi pwede rito yung makikipag-boxing ka ang laki-laki mo. Dapat slim. Ini-slim tayo. Para pagdating natin, well-trained tayo, well-prepared tayo, na sumunod sa ating Panginoong Jesus.
Hallelujah. Praise God. Head of Judas. When the disciples heard this, they were greatly astonished. Ano sa Tagalog yung astonished? Sila ay namangha. Na amazing. Who then can be saved? Sino ngayon ang maliligtas? Parang wala yan ang karapat dapat na maligtas. But Jesus looked. Meron pa lang dito. But Jesus looked at them and said, with man, this is impossible. But with God, all things are. Alam niyo po, sinasabi ng ating Panginoon. Yes! Sa pananaw ng tao, sa paraan ng tao, imposible na magkaroon talaga tayo, ng kaligtasan at sumunod sa Panginoon Jesus Cristo at maging disipulo ng ating Diyos. Napaka-imposible. Pero, sabi niya, but with God, all things are sa pagsunod po natin sa ating Panginoon Jesus, lahat po ay posible. Verse 27, then Peter said in reply, see, we have left everything and followed you. What then will we have? Sabi niya, nagtatanong siya, anong mapupunta sa amin? Since na kami ay iniwanan namin, yung lahat sa amin. Alam niyo po, nung mga nauna ng mga first generation Christian, hindi po katulad ng generation natin na kapag ikaw ay nagtiwala sa ating Panginoon Jesus ay babalik ulit sa inyo. Hindi po. Yung first generation Christian, very extreme sila. Kapag sumunod sila sa Panginoon Jesus, talagang palod sila. Literally, papalod sila. Hanggang sa matuto sila sa ating Panginoon. So, iniwanan ni Pedro, iniwanan ni Juan, tatagandaan niyo po yung pagkakatawag kay Peter at saka kay John. Mga fisherman sila. Okay? At ang nangyari doon, iniwanan nila yung kanilang hanap buhay at sumunod sila sa ating Panginoon Jesus. Hallelujah. 28, Jesus said to them, truly I say to you, in the new world, sa pagkaroon na, pag nagkaroon na ng bagong mundo, when the Son of Man will sit on His glorious throne, kapag ang anak ng Diyos ay umupo na doon sa trono, nagkaroon na ng white throne judgment, you have followed. When the Son of Man will sit on His glorious throne, you who have followed me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes. Look at the promise of Jesus Christ to those doon sa mga disipulo. Uupo kayo, you who have followed me will also sit on 12 thrones. Meron pong mga trono, 12 trono. Meron nga po doon kasa. The 20 elders, see there on their throne. Old song. Nasira na yung plaka. Praise God. 29, and everyone who has left houses, 29, and everyone who has left houses, or brothers, or sisters, or father, or mother, or children, or lands, for my name's sake, will receive 100-fold and will inherit eternal life. But many who are first will be last, and the last will be first. Hey! Yeah. Okay. Followers should, number one, acknowledge that He is indeed of a Savior. Kung gusto mo na maging follower ka, kailangan mong tanggapin na nangangailangan ka ng Savior. Okay? Na nangangailangan ka ng Savior and nothing we can do to save ourselves. Aaminin natin na wala tayong magagawa kung sa ganang sarili lamang natin. Okay? Sabi po ng verse 16, nung Matthew chapter 19, what good deed must I do? Sabi niya, ano kailangan kong gawin? Wala kang po pwedeng gawin. Wala kang magagawa dahil imposible na magkaroon ka ng kaligtasan sa ganang sarili mo. Amen. Number two, yung parameter of being good
ay sinagot ng ating Panginoon Jesus. Measurement of God and man. Meron pong parameter ng kabutihan ang Diyos at meron parameter ng kabutihan ang tao. Magkaiba po. Ang tao, nakagawa siya ng mabuti sa kapwa, akala niya, yun na yung paraan para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para matanggap natin yung reward ng Diyos. Minsan, ang tingin natin sa Diyos, principal or teacher. Kapag nakagawa ka ng mali, cross out. Kapag nakagawa ka ng tama, check. Minsan, ang tingin natin sa Diyos, police. Hey, police. Hindi yung gano'n. Ayos. Ang tingin natin sa Diyos, police, yung parang ang tinitingnan sa atin yung mali natin. Hinahanap yung mali. Eto yung pag nakakita ng mali, huhulihin tayo. Hindi po gano'n. Merong parameters, merong sukatan ng Diyos ng kabutihan. Merong sukatan ng tao ng kanyang kabutihan. Kaya ang tanong ng lalaki kanina, ano? Ang sagot ng Panginoong Jesus, nagtatanong ka sa mga bagay na mabuti. Merong Diyos na mabuti. Ang Diyos lamang ang nag-iisang mabuti. Okay. We are a violator. Number one, we are in need of a Savior. Number two, we are a violator of His will. Kailangan po nating aminin na tayo po ay violators. Na tayo po ay makasalanan. Tayo po ay nagkulang. Tayo po ay hindi sapat ang ating mga ginagawa. If not, we don't need a Savior. Kung hindi mo kailangan ng tagapagligtas. Verse 20, the young man said to him, all this I kept. Sabi niya, Panginoon, oh Jesus, yung lahat ng sinabi mo ng Ten Commandments, na part ng Ten Commandments, nagawa ko. Ang yabang. Eh sabi ng 1 John chapter 8 verse 10, yung mga may Bible, basahin po natin ng 1 John. Hindi po sinadya ko po na hindi ilagay dyan para magamit po natin yung mga Bible natin kasi minsan dito lang po tayo nakapokus. 1 John, sorry, 1 John chapter 1 verse 8 to 10. Wala po talagang 8 talaga yan. Clerical error po yan. 1 John chapter 1, verse 8 to 10. Sino po ang unang nakakita? Brother, bakahin mo. Tagalog. O Tagalog, English. Sino unang nakakita? Brother Jojo. No. If we say that we have no sin, deceive ourselves and the truth is not with us, in us. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive our sin and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we have made okay, sabi doon, we have made him a liar, and his word is not in us. Amen. Nakita po natin, sabi doon, kung sasabihin natin na tayo ay hindi makasalanan, ginagawa po natin sinungaling ang Diyos. So kailangan po natin na aminin na ikaw ay violator. Kaya pala sinabi ng Panginoong Jesus, yung Ten Commandments, yung ten part, yung latter part ng Ten Commandments for us to understand, for you to understand that you are a violator. You are a violator of God's commandment and you need a Savior. Kailangan mong ma-realize na kailangan mo ng tagapagligtas. Sabi ng Romans chapter 1, verse 20, sabi doon, ginawa ang kasulatan para maunawaan natin na tayo ay makasalanan. Ang nais po ng ating Panginoon, number one,
acknowledge that we need a Savior. Number two, we need to acknowledge that we are a violator of His will. Hallelujah. Number three, our possession today is not our own. Yung mga bagay, sabi nga ni Sister Wen kanina, yung mga bagay na meron tayo, hindi mo sarili, hindi mo pag-aari. Amen? At yung mayaman na ito, he is thinking na yung lahat ng properties na meron siya under his control, ay pag-aari niya. Hallelujah. Lahat ng meron ka, hindi sa'yo. May kalakasan ka, may edukasyon ka, meron kang magandang asawa. Amen! Yan ang mga sagot. At may guwapo kang husband. Amen and amen. Pag nandito misis ko, amen na amen talaga. Praise God. Hallelujah. Our possession today is not our own. Nothing in this world belongs to us. We cannot boast before God. Hindi ka pwedeng magyabang sa harapan ng Diyos na ikaw ay nagpariband. Ah, Lord, nagpariband ako ngayon. Tingnan mo. May bangs, may kulay ang buhok, naka-gel. Yung ba walang buhok? Ah, Lord, walang buhok. Hey, di, lahat siya, hindi siya yabong ka. Pag-arap ko sa labin, ah, guwapo. Panggupit. Lord, may certificate ako. Hindi siya yabong natin sa harapan ng Diyos. Pero lahat ng mga bagay niya yan, hindi sa'yo. Tingnan mo yung asawa katabi mo. Kung katabi mo yung asawa mo, hindi sa'yo yan. Hindi pala sa akin! Hindi ka pala akin! Sa Diyos yan! Hindi sa'yo! Yung anak na katabi mo! Panginoon, ang anak ko, pinag-pray ko sa'yo. Pagbuto ay naka-graduate, Lord, anytime gamitin mo. Ay naka-graduate na. Ito na tinatawag na ng Panginoon. Panginoon, magtatrabaho ko na. Amen. Lord, maging doktor itong aking anak na ito. Tapos pag tinawag mo, sige, go, maglilingkod siya. Ay naging doktor. Wala na, pinatawag na ng Panginoon sa field pala dadalhin. Sa mission field pala dadalhin. Kaya gagawin doktor. Ito na yung magulang na nananalangin. Walang puso na katulad ni Hana. Nung si Samuel, sabi niya, Lord, inaalipusta ako ng aking kanibal. Dahil ako daw ay baob, bigyan mo ako ng anak. At siya ay maglilingkod sa'yo. Pagkapanganak na pagkapanganak, after 8 days, didala kay Propeta Eli. Itong sumatang si Samuel. Every possession that you have is not belongs to you. Yung katabi mo, hindi sa'yo. Yung upuan mo, hindi sa'yo yan. Sa Diyos yan. Hallelujah. Kaya dapat lamang nagamitin para sa Panginoon. Hallelujah. Nothing in this world belongs to us. We cannot boast before God. Colossians chapter 3 verse 2. Set your minds on things above, not on earthly things. Ilagay po natin yung ating mga kaisipan doon sa mga bagay na makalangit. At hindi sa mga bagay na nandito sa lupa. Ano ba kuya yung mga bagay na makalangit? At ano ba yung makalupa? Bless you. Hindi nagbi-please sa Diyos. Yan, makalupa. Inuuna mo ang iba kaysa Diyos. Katulad ng mayaman, tinalikuran niya ang Panginoon. At hinirap niya yung kanyang kayamanan. Dito ko po na pagtanto habang pinag-aaralan ko po ang salitang ito. Hindi lahat ng nakaka-encounter sa Diyos, sumusunod sa Diyos.
check nyo po ang ating mga sarili. I-check mo. Yes, you admit, we admit, na na-encounter natin ang Diyos. Na-encounter mo ang Diyos, right? Kaya ka nga nandito. Pero hindi lahat ng nakaka-encounter sa Diyos sumusunod. Siguro, 20 years ago, when I was 17 years old, na-encounter ko. Nalayata ko tayo sa 17 years. Na-encounter ko ang Panginoon. Kailan mo na-encounter ang Diyos? Nakatandaan mo ba? Kung kailan mo na-encounter ang Panginoon? Nagtanong ka ngayon sa sarili mo, kailan mo nga ba na-encounter ang Diyos? Or baka naman kaya ka lang nandito is because dahil sa kaibigan mo, dahil sa miniligawan ka, dahil sa tatak at sa tatay mo, dahil sa girlfriend mo, boyfriend mo. Pero wala ka talaga yung encounter sa Diyos. Set your minds on things above, not on earthly things. Colossians chapter 3, verse 2. Mark chapter 8, verse 36. For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul? Ano baga ang kahalagahan sa buhay ng isang tao na makamtan niya ang sanlibutan, ang yaman ng sanlibutan? Kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Kailan mo na-encounter ang Diyos? Itanong mo. Itanong mo sa iyong sarili. Okay, number four. Our priority is the priority of God. Ang follower ng Diyos, ang follower must have this attitude. Our priority is the priority of God. Verse 21. Go, sell. Doon ko po kinuha yun. Go and sell. This is God's priority sa buhay mong mayaman. Pero iba ang priority sa buhay mo. Iba ang priority ng Diyos sa buhay ng mayaman. Iba ang priority ng Diyos sa buhay mo. Kung ang priority ng Diyos doon sa buhay ng mayaman ay go and sell. Ang sabi doon, and if he tells us to give up the things hinders to his purpose, especially those, yung sin, yung kasalanan, we should act on it ngayon. Let's say, may nililigaw kang may asawa. Yes po. Or kaya, may naliligaw sa'yo may asawa. O kaya, yung kapitbahay mo may asawa. Eh, kinikismis mo. Ang sabi niya, act now. Act, we should act on it now. Go and sell. Ngayon na. Hindi po, hindi. Go and sell your possession tomorrow. Hindi po ganon. Sabi niya, go and sell. Ngayon, sumunod tayo. Ngayon, sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Ngayon, hindi bukas. Hindi sa susunod na araw, Lord. Susunod ako kapag gano'n. Siguro mga 2 years from now, 3 years from now, nakagraduate na yung mga anak ko, susunod na po ako. Magpupuntay na po ako. Ibebenta ko na po yung lahat ng ari-aray ko at ako po ay susunod sa'yo. Hindi po gano'n. Kapag sinabi sa'yo ng Diyos, ngayon, ngayon! Kapag sinabi sa'yo ng Panginoon, ngayon, inuulit ko po, ang pagsunod po ay hindi pinagpapabuhas. Hallelujah. Yung ating mga pagkakamali, yung ating mga kasalanan, kalimutan po natin, talipuran po natin, ipagkatiwala po natin sa ating Panginoon Jesus. Bringing our Bible, attending fellowship, share the gospel, ito po yung kalooban ng Diyos, and even giving our tithes and offering is the will of God. Kasama po yun sa ating have you count the cost?
hindi po yung binilang nyo kung magkano yung bibigay mo sa gawain ng Diyos. Hindi po yung ibig sabihin. Yung pagsunod mo sa harapan ng Diyos, attend ng mga Bible study, okay, bringing your Bible, attending fellowship, share the gospel, and even giving our tithes is included for counting the cost of following our Lord. Alam niyo po, sa Pilipinas, sa Pilipinas po, mayroon po kaming siguro, maaari ito ay isa sa mga bagay na sinusunod ng policy ng church. Ang bawat church po ay may policy. Dapat ikaw ay regular member din ng church. Dapat hindi nakikusap ha. Dapat sabihin mo sa sarili mo, dapat nagbibigay ako ng aking ikapo sa gawain ng Diyos. English na. I should give my tithes and offering to the house of God. So, para yata mong sunod na yata kayo, puro tithes and offering yata, yung letter nyo ah. Yung message nyo yata, yung tithes and offering nyo. Hindi po. Kaloob po yan ng Diyos. Kalooban po yan ng Diyos. This is the will of God. These are the will of God. Attending fellowship, share the gospel. Ano pa? Bringing our Bible. This is the will of God. Hindi lamang yung literal Bible na dala-dala mo, but the Word of God is inside us. The Word of God should walk with us. We should walk in the Word of God. A, selling our properties. Selling our properties, ito po yung pinagagawa ng Diyos dun sa mayaman. Kaya po nilagay dyan. Leave our loved ones. Yung latter verse po, yung latter part ng verse ay sabi niya, kung sino man mag-iwan, kung iwanan, kung kanyang magulang, asawa, kapatid, brother, sister, ay magtatamo ng buhay na walang hanggan. Iiwanan nila para sa ating Panginoon. Kaya po napalagay yan dyan. But it doesn't mean, I want to correct ha, it doesn't mean na iiwanan mo yung asawa mo. Hindi po yung ibig sabihin. O iiwanan mo yung anak mo. O ibebenta mo yung mga properties mo. Sinasabi ko po ito dahil ito po yung kalooban ng Diyos dun sa mayaman. Nagkakawa natin. Pero ang Diyos may ibang paraan at kalooban para sa mga. Hallelujah. What is the real purpose, the real plan, excuse me, of God inside you, in your life? Ano ba ang purpose ng Diyos sa buhay mo? Nakaupo ka lang? Ang purpose ng Diyos sa buhay mo? Tug-tug-tug-tug, papalo-palo, pakala-kalamit ng gitara, pakanta-kanta, pa-smile-smile. Yes! Bahagi yan! Isa yan sa dahilan. Kaya tayo nandito. But we should be a follower of Christ and become His disciple. Number 6. Love the Lord above all. Above the things on earth, our health, and things we consider our own. Yung mga bagay na inaakala natin na higit sa Diyos. We should love the Lord above everything. Above your possession. Above your diplomas. Above everything. Hallelujah. Mark chapter 12, verse 30. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind, and with all your strength. Excuse me.
Look at the promise. Tingnan mo kanina po. Ang nakita po natin, ito yung mga dapat na katangian ng mga followers. This should be the ano yung katangian sa English? The characteristics of or the na meron yung followers kanina. Kailangan niyang i-admit that we need a savior. Requirement ng followers ng ating Panginoon. But now, look at the promise. Matthew chapter 19, verse 28. Jesus said to them, "Truly I say to you, in the new world where the Son of Man will sit on his glorious throne, you who have followed me will also sit on that on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel." Ito po yung pangako ng Diyos. Let me hear it. Ito po yung pangako ng Diyos doon sa 12 disciples. Uupo kayo. Kasama ko. Magkakaroon kayo ng sarili niyong trono. Look at this. Magkakaroon sila ng sarili nilang trono sa kaharian ng Diyos. Eh ikaw, ano kaya magiging... Hallelujah. You who have followed me will also sit on 12 thrones judging the 12 tribes of Israel. 29. And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or children or land for my name's sake will receive a hundredfold and will inherit eternal life. Grabe yung pangako ng Diyos. Physical blessings, eternal blessings, spiritual blessings, ibibigay ng Diyos sa mga magsisisunod sa ating Panginoon. Hallelujah. Ang nakasulat po dyan, are you willing to pay the price of following our Savior? Yan po nakasulat dyan. Are you willing to pay the price of following our Savior? Handa ka ba na bayaran para sumunod sa ating tagapagligtas? Handa ka bang magsakripisyo? Handa ka bang magsakripisyo para sumunod sa ating Diyos? Pwede kung sabihin sa iyo ng Diyos, iwanan mo yung pamilya mo, kaya mo bang gawin? Pero, I'm not saying na yung paggagawa sa iyo ng Diyos. O sabihin sa iyo ng Diyos, yung boyfriend mo na hindi mananampalataya, i-break up mo, gagawin mo ba yun? Sabihin sa iyo ng Diyos, magbigay ka, give your tithes and offering, ibibigay mo? Are you willing to pay the price of following our Savior? Sinasaktin po natin ang ating kasarili. Are you willing to pay the price of following our Savior? Matthew 19:25. When the disciples heard this, they were greatly astonished, saying, "Who then was it?" Sino ba yan ang maliligtas? 26, but Jesus looked at them and said, "With a man, this is impossible, but with God." Yes. Hindi naman na tayo magiging perfect. Na susunod tayo sa Panginoon. Perfectong perfecto na po tayo. It's imposible po. Napaka-imposible. Pero sa Diyos, walang. Ginagawa natin po yung part natin. Higit ginagawa natin yung part ng Diyos. Yes. Naunawaan ko po dito sa lesson na to. Not all encounter with Christ ay sumusunod po sa ating Panginoon. But this encounter with Christ, kumalikod siya. He went away sorrowful. The rich young ruler. Are you the rich young ruler? After hearing the word of God, and the Lord tells you to
go and sell your possession, you go away sorrowfully. Evaluate our check. Napag-usapan po namin making sermon. May sila naman kayo sermon. Have you counted the cost? Evaluate po natin yung mga sarili natin. Are you willing to be God's follower and become His disciple? Halikuran po natin ang lahat na meron tayo. At sumunod po tayo sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay thank you, Jesus. Habang inaawit po itong awit na ito, siya sa atin po natin ang ating mga sanya. Do I really encounter the Lord? And afterward na ma-evaluate po natin eh. After you evaluate yourself, after I meet God, I met the Lord. Do I need to follow Him? Do I need to go away with Him sorrowfully? Am I the rich young ruler? Ako ba yung rich young ruler? Alam niyo po, when you encounter God, kapag na-encounter natin ng Diyos, kapag sinabi niya na talikuran mo ang kasalanan, talikuran. Kapag sinabi niya sa iyo na ibigay mo ang gawain, ibigay mo ang oras mo para sa Diyos, ibigay mo. Bakit? This is His will, not my will. This is not the will of Pastor Edgar or Pastor Ray or Pastor Ronnie. This is not my will. This is the will of God. Para maunawaan natin lalo, para higit natin maunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Be His follower. Yes, you have eternal life. You believe. But are you a follower? Or are you a disciple? Disciple ka ba? Hallelujah. Meron pa akong maiksing kwento sa Tagalog. Habang kayo po ay nakatayo at nagmumuli-muli, pakinggan po namin ang aking kwento. Meron po isang sa part po ng India, meron po missionary na nakarating sa India na sa-share ng gospel. And as far as I know, yung India po ay meron part dyan na Muslim country, meron po Hindu country. Most probably Hindu yan. Merong isang kabataan na nakakilala sa Panginoon. At yung kabataan ito, very young. Pero he belonged to a prominent family. He was part of a prominent family. Pero nung marinig niya yung salita ng Diyos, nakilala niya yung Panginoong Jesus, nakita niya na kailangan niya ng tagapagligtas, sumunod siya sa Panginoon Jesus. And then, kailangan sabi ng missionary, mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Pero nung malaman ng family na na-attend ng salita ng Bible study, nagagalit. Nagagalit yung family niya. Huwag na huwag kang makadalo-dalo niya. Kasi itatakwil ka namin. Tatakwil tayo. Sabi niya, itatakwil ka namin. Pero hindi po napigil ang taong ito, ang kapatid ito, at to be with the missionary na mag-aaral ng salita ng Diyos, mag-share ng gospel doon sa community. Alam niyo po,
may part po dyan sa India, kapag nagsishare ka ng gospel, eh parang nakikipag-debate sila. Until one time, nagsishare po siya ng gospel, share po siya ng gospel. May mga kabataan po rin na nakakakilala sa Diyos. But one time, gabi na siya umuwi. Pag uwi niya sa bahay, nakasalubong niya yung tatay niya. Did I tell you na huwag ka nang a-attend dyan sa mga missionary na yan? To make this long story short, nagsimula sa pagsampan doon sa kanyang anak. Hanggang sa galit na galit yung tatay niya, dumudugo yung kanyang mukha. Kung may umaagos yung nasukatang mukha niya, dumugo sa kanyang damit. Hallelujah. And then, after that, hindi pa doon nasiyahan yung tatay niya. Sinaktapan niya, patuloy niya, sinasaktan ito. Aftermath, kauliulihan sa galit ng tatay niya dahil hindi siya pinapadalo sa gawa ng Diyos. Ang batak ito, alam niyo po yung mahaba na bangko na kayang buhati ng isang tao, inihampas niya po ito sa kanya. Bala wala po sa kanya ito kasi part ng kanilang culture, itatakil ko yung anak. And then yung nanay, awat ng awat. Naawat siya. Yung anak, mahina na, mawawala na sa mundo. Dinala sa ospital. May ospital din naman sa kanila. Dinala sa ospital. Nag-uusap, wala din yung tatay, yung nanay na lang mag-uusap, sabi niya. Nag-uusap yung magnanay. Sabi niya, sabi yung kabataang lalaki, Mami, nasaan yung damit ko? Nasuot ko kanina, ba, iba na damit ko ngayon, pang-hospital na. Bakit anak, sabi niya? Bakit kailangan mo yung damit na yun? Basta po, kailangan. Kailangan ko po. Kinuha nung nanay, nag-request siya na kunin yung damit. Nakita niya, dugo ng doroon, basta damit niya. Sabi nung anak, the Lord Jesus died for me. The Lord Jesus died, and I am willing to die, to give my life. Are you willing to die for the Lord? To the extreme? Panalangin. Book number one. Die for the Lord, for the extreme.
tayo. As we die. Let us raise our hands. Hallelujah. Oh, God, do I really meet God? No,
sa bawat isa sa amin, Panginoon.
na nanalig tayo, nanalig sa anak niyong Jesu Kristo. Siya ang tutulong sa amin, Panginoon, upang maunawaan ang salita niyo, Panginoon, upang maunawaan ang halaga ng buhay na walang hanggan na binayaran ni Kristo. Upang maunawaan namin, Panginoon, kung ano ang dapat namin itapat. At tulungan nawa kami ng Banal na Espiritu Santo. Taas po natin ang ating mga kamay upang nga para sa amin. May God Himself, the God of Peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ, the one who holds you, is faithful, and He will do it. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. Upo muna. Bago po tayo magtapos, meron po tayo mga bisita na hindi alam ng MC natin. nais po natin, of course, nais po natin i-welcome ang mga bisita natin sa nakakasama po natin sa ating worship service. I believe, mga elders, dali kayo rito, i-welcome natin ang mga bisita natin. Let's welcome them. Amen. Eh, sino po yung bisita? Wala ba? Wala na yata tayo ngayon eh. Ayan, may iba yata. Pastor Arthur. Yeah. Amen. Amen. Welcome po. Welcome sa GICM. At ito po ang pagandahan dito. Lagi po namin nagbibigay po kami ng token ng appreciation sa nakasama po namin kayo. Amen. At ang magandang ulit na makakapicture po kayo sa mga celebrity. Para po sa documentation. Amen. Salamat. Salamat. Welcome po, Pastor, anytime. Anytime po. At kung meron pa po ang announcement, Pastor Elmer? Wala na po. Next week, dito ulit. Dito po ulit tayo next week. At the same time, 9 o'clock. Okay. So dito na po ang ating magiging bagong worship service. Amen. So ngayon po, lilipat na ba tayo doon?